extra goal. Kung titingnan mo, Blacklist 0-0 yung kills, pero lamang ang Blacklist ng about 1,400 gold. Ayun na yung hinihintay nila actually. Mm-hmm. Yung magkaroon ng ultimate si Yawi at magkaroon ng pitas. First blood. Yun yung kinagandahan para sa kanila. Ah. Ooh. Nakulong si Yawi at pinatamaan ng mga bala. Blacklist International makakakuha ng equal na kill. 1-for-1. At may pagkagat na naman. Shocker! Oh! The knock-up! Mula kay Haji! The setup is real! At eto na yung tunay na laban. May mga pagsapak na ginagawa si Edward. At magbabak na lang muna ang next play. Mountain Shocker for the Vision. Nakokontrol nila ngayon yung laro. Maraming salamat sa Oppo for that instant replay. It's now Blacklist International in the lead. 6K. At hindi. Ganito rin yung sitwasyon ngayon ganito eh. Ganito din. Nag-ultimate si Yawi ngayon ay may rage. Nandoon sa likod. Sina H.U. Yelly Hayes with the pop ng ultimate. Oh, Yawi po na doon agad. Pero look at Oheb! Rumaratrat lang sa likod. Rocket na tatamaan si Yawi. Mapapa-out na lang sila. Isa lang. Kita natin yung struggle actually ni Rene J. Grabe. Flicker. Oh! Sinubukan niya na lahat. Oh no. At hindi na mapipigilan pa. Oh my glob. Objective is the name of the game. For Blacklist International. Oh, objective! Oh, objective! Pero yeah, mahirap to for next play, boss. Dalawa na lang natitira. And that's it! Slow and steady game. It's all about the oh, objective. Para sa Blacklist International. Grabe, napakaganda ng performance ito ng Blacklist International. May mas ililinis pa pala yung gameplay nila. Imagine even on... Nandito lang kami nakaalalay sa'yo. And Blacklist International very dominating for this game. Okay, sabi ni Yawi, tama na! Kanina pa kayo kuha-kuha ng objective. Yawi and H2 working together. And finally, makakuha sila ng magandang trade. Dalawa ngayon, tatama ng Puncher. Oh my Venus, I'm a B-Bait and H2O. Eto na yata ang pagising ng next play Evo sa laro. Kasi habang nangyari din yun, nakapag-farm si NJ sa may bot eh. So for Blacklist International, kailangan nilang bantayan yung magiging kilos nila dito knowing na dash-dash lang si H2. Uy, pero may sipa na gagawin si Haji. Si H2 ang kanyang main target. H2 ngayon, may shield ng turtle. Thorn throws para kay H2. Siya ang tinitignan na camera. Out para kay H2. Mawawala si Haji. Pero ayun, mawawala din yung Benedetta. NXPE getting two turtles. Meron palang magkakast na Eve doon sa may bandang Gedi. And Yelly Hayes, nakuha niya na. Oh! And another kill. Hindi na nire-respeto. Hindi nire-respeto ni OM dito yung kakayahan ni Rene J. Tuloy naman yung laban dito. Chemical refinement naman ngayon para kay Oheb. Wala pa siyang pang-rocket pero babalik pa rin si Rene J. Oheb will take that kill. Habang si Wise ay nasa baba. Wise SS super side lane talaga. Nagpo-push na. Ali na siya. Eto na. Yun na yung Mountain Fleet na tumama. Oh, nako. Grabe. Pero may Lord. May Lord. Tingnan natin kung sino yung manalo doon. May skateboard kasi. Tingnan natin. Eto na. Sabi ng NXP, kunin natin yung Lord. Nandito si Haji. May knock-up na gagawin yung Lord ngayon. Yung rocket ay tumama. Pero sabi ni H2O, eto na ang spada ko. Rene J is down. Pero Edward ay nandito pa rin. Yawi, Pulado, Wise. Anong hindi kasali sa laban? Baka naman si Wise to. Wise SS. Habang ngayon, yung pag-out ng NXP, hindi na nakapag-out. Si Yelly Hayes ay umaalis na rin. And it's still Blacklist International. Even though nakuha ng NXP yung Lord. What time is it? It's Ube time! 7-5 NXPE, akala ko sa kanila na yung laban, hindi pa pala. Ang bilis na nakarating ng Blacklist International, ibang klase din si Oheb talaga mag-Kimi. Parang ginagawa niya ang Tore yung mga katapat niya. Tinututukan niya lang ng Reagan eh. But yeah, NXPE was dito, nakunin ni Lord, yes. Pero, oh my B! Ito, outplay para sa side ng NXPE. Nandito naman si Rene J. Edward ngayon. Iyawi with the first kill. Inaabangan ngayon si Edward. Art of Divery coming in from... Jay, meanwhile, may iwan ngayon ay sinayawi. Yelly Hayes with the diamond. The diamond real world manipulation. Malalasit ngayon ni H2O si Venus as NXPE hindi takot. Hindi takot na harapin. Kaya-kayang sumabog ng bomba. Hindi na.
continuous damage talaga para sa side ng Blacklist International. Pero next pa Evos, ang kanilang inano na lang is kumuha ng Torre. Same goes with H2. So dalawang Torre yun versus yung kill against Trinity. Pero Blacklist, Hindi pinapauwi! Dito na po! Hindi nila pinapauwi ang NXP! Nandito man si Aji, dito na kayo mag 1-on-1 kay H2O! Paolo pero at this, the split is real! Nandito na si Eli Hayes. Basag yung Torre, pero dalawa ngayon sa side ng Blacklist ang Yatap. Lilikod ba si H2O this time? Habulin niya ba si Venus? Venus tatamaan ng super slow. Flicker out para kay Venus. Nandito si Yawi. Spear! Tinamaan ngayon si Venus. Meron pang super slow. Let's take it slow. So slow. Killing spree para kay H2. At tower. Knock up. Pero may counter go si Yawi ngayon. Si AJ pulado na kagad. Nino normal na lang ni Eli Hayes. Meanwhile, yung Tora ay tinatarget na. Dito ni Ready J. Wala na akong pakialam sa nararamdaman ng mga kalabang ko. Nandun din naman si H2O. Tatlong wala sa blacklist at mukhang tatapusin na. H2O 913. Buhay na buhay pa. NXP will take this game. At ngayon, possible na pwede nang talunin ang blacklist sa game number 3. Oh my God! Sabi kanina, kailangan ng wipeout. Kasi for them, naitan na na meron ng turret. Rene J from behind. Gandang tulak nun mula kay Rene J. And this means the NXP will definitely get this. Maiwasan yung potential push. At ngayon, siya pa mapipitas. Oh no. Ang bilis ng iikot dito ng next play Evos. Kasi nakita nila eh, Edward, hindi ganun kabilis na tumakas yung hero niya itself. Uh-oh. So next play Evos, ito talaga yung viable na maging target for them. Ayun lang, sabi dito ng Blacklist, bawi tayo sa top lane. May switch na gagawin si Rene Jetsy. Hesa. Yung lineup nila, pwede nga talaga silang mag-4-man, tapos hayaan nilang mag-farm ito si Hesa. So this turtle, definitely gusto yan ng NXT. Pero may sipa na gagawin ngayon si Haji, mapipitas this time si Yele Hayes. Hello all teammate, abang si Haji mapapa-flicker out. Hesa, tinatamaan ngayon ang mga demonic forces. Jit Kondo out, but Rene J with the uppercut, champ stance. Woo. NXPE with another crucial pick. Ito niya din na mayroon pang Cyclone Idol. So yung dash niya, kahit hindi pumasok, automatic makakuha pa rin siya ng kill. And wow. Again, next play, Evos. Nakikita na natin yung moments as to where mag-isa si intimidate ng kanilang kalaban. And itutuloy pa ba nila? Basag na rin yung Torre. May kasama pang kill. And wow, NXPE, I think for the first time in this game, may onting kalamangan. Next play, Evos dito again. Lahat ng problem na skills, age to finding wise again, dun sa mga possible farming, yun yung yun yung kinagandahan for this assassin. Yes! Demonic Force! Slam dunk! Hinihilangin si H2, but dodge! Para kay H2, pero shutdown! Para naman! Dito kay Wise. Meanwhile, in the top lane, Rene J! Rene changing the tides of... To slow down the heroes or slow down the players of Blacklist International. Napakabilis ng kanilang assessment for that team fight. And another one! Ah, grabe! From Rene J to Ready J. Naglalakad na sa taas. This is Lord level 1. Papasok si Haji, may sisipain para makaka-out si Ennis. Nilatagan ng spada at nakaka-isa pa si Hesa. Sabi ni Hesa, isa pa. Isa pang kill this time. At ngayon, Air Edward, Demonic Force, nag-out ngayon ng NXPE dahil kailangan nila respetuhin. Isa pang normal na vacuum. Hindi tumama yung mata. At ngayon, si Edward nag-abol pa. Dodge out para kay H2. Takbo, H2. Kumbaga, yun ang sisindak sa kanilang kalaban. There you go. At nasisindak na si Edward! Rene J and H2 working together. Kasama siyempre, featuring Yelly Hayes. At ngayon, iyan na, si Haji din, may papasok, naka-ready. Naka-ready si Yawi, nakapwesto. Oh, yun Lord, Haji, boom! Sinong sisipahin dito? Yun si Eli Hayes, main target ngayon ng side ng Blacklist International. Mawala si Eli Hayes, pero mawala din si Haji. Pero yun Lord, ako po, killing spree na ngayon si Hesa. Meanwhile, si Yawi ay pulado, buhay pa rin ang side ng Blacklist. Nasa likod this time, si H2O. Mawawala si Yawi, 1-for-2 exchange. Nagtitipin ngayon ng Blacklist. Aabot pa. The Hitman Rene J, ang pagsabog ng bomba. Pero sabi ni Wise, baka Wise SS2. Mawala si Rene J at mawawala na rin si H2. It was not enough. At syempre, sino pa ba ang susuporta? Walang iba kundi si Yawi. Tinatamaan ng mga maliliit na platito. Wow! Yawi, magpapap yung immortality.
At naku po! The theory of everything passive ay napakasakit and objective. Ultimate, hindi niya pwedeng ibitaw yon sa Fobius. Kaya katulad ng sinabi dito ni Majin at may conceal play na naman! Okay, pero sa H2 may nagsisip mo na! Pero naubos sa buhay ni H2 dito. Makakagamit siya ng Winter Touch at makaka-out. Si H2 buhay pa rin. Pero nasa likod! Sanji with the knock-up in the shoot bow! And oh no! Oh no! 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 No pa rin! Blacklist International pa rin ang nakakalamang! 60 seconds down, wala si H2O! This is the time! Blacklist! Woo! Grabe yung ano doon, yung setup play or initial na pagbawi ni Haji. Oh my God, I'm speechless for this game. Napapa-speechless na lang talaga tayo. Apat na ngayon sa NXP. Ano Haji na naman! Ano ang imala? Haji with na the naman! Kick. Sinong tinamaan? Ayun yung bomba. Renny J makakawala. Naglagay na ng diamond si Ellie Hayes. Oh my God! Desperate ultimate. Pero walang defeat sa code. Dahil slash victory pa rin ang code ng Blacklist International, still undefeated! Oh, Blacklist International! Iba tong team na to? Kumapit! Alam niyo yung smart position na sinasabi natin kung saan may bush malapit dun sa mga logo ng smart, malapit sa base ng kalaban.